Para mabigyan ng daan ang pagsasayos sa nasirang bahagi ng EDSA Timog Flyover, isang buwan na isasara ang nasabing daan mula sa Sabado, June 25. Pinayuan naman ang mga motorista na gamitin ang mga alternatibong ruta. Si Noel Talakay sa Retalia Live. Rise and shine, Noel! Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Aljo. Ngayong umaga nga, binisita o nagkaroon ng ocular inspection ang mga tauhan ng Metro Manila Politan Development Authority or MMDA at ang Department of Public Works and Highway, DPWH, dito sa bahagi na nasirang bahagi ng EDSA Timog Flyover Southbound ngayong umaga. Pasado alas 6 ngayong umaga, dumating dito sa EDSA Timog Flyover Southbound sa Quezon City ang mga opisyal ng MMDA at DPWH para inspeksyonin ang nasirang bahagi ng nasabing flyover. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Romando Artes, sa Sabado na o June 25, isasara ang buong kahabaan ng EDSA Timog Flyover para bigyan daan ang pagsasaayos nito. Ani, aabot ng isang buwan ang pagkukumpuni sa flyover dahil dito lahat ng mga private vehicle ay dadaan dito sa kanilang o kailangan gumamit ng alternatibong ruta. Mula sa EDSA Southbound, kailangan kumanan ang mga motorista sa Scout Borromeo Street, derecho ng Scout E. Bardolaza at J.D. Jimenez Street, kaliwa sa E. Rodriguez Senior Avenue, kaliwa ulit sa New York Avenue at pwede rin magkaliwa sa Aurora Boulevard patungong EDSA hanggang sa kanilang destinasyon. Pwede rin kumanan sa West Avenue, kaliwa sa Quezon Avenue, mag-U-turn malapit sa Tomas Morato, kanan sa E. Rodriguez, kaliwa sa Hillmore, diretso sa Granda. Tapos kanan ulit sa Santolan Road o kanan sa N. Domingo, kaliwa sa Pinaglabanan, kanan sa P. Guevara, kaliwa sa L. Mencias, kanan sa Shaw Boulevard, kaliwa sa Acacia Lane, kanan sa F. Ortigas, kaliwa sa P. Cruz, at kaliwa sa F. Blumentritt, at kaliwa ulit sa Coronado hanggang papuntang Mandaluyong Makati Bridge at sa kanilang destinasyon. Ito pong bridge na to, buong bridge po ay isasara sa Sabado starting 6 a.m. For 30 days. Kaya po, i-advise natin yung mga pribadong sasakyan ay i-advise po natin na dumaan sa alternate route, particularly sa mga bubuhay lanes po natin para po maiwasan yung pagkumpol-kumpol ng mga sasakyan dito po sa area na ito ng Kamuning. Aljo, inasahan ng MMDA na magdudulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko dito sa EDSA Southbound. Kaya naman magpapakalat sila ng mga traffic enforcers at lalong-lalo na sa may mabuhay lane para naman ma-manage ang daloy ng trapiko at maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko. At kaya naman tatagal ng halos isang buwan ang pagsasayos ito dahil hindi lang basta-basta o hindi tapal-tapal lang ang kanilang gagawing repair. Ang sabi nila ay 30 meters na full repair ang kanilang gagawin. Back to you, Aljo. Maraming salamat, Noel Talakay.